Isang maulang umaga sa inyong lahat, mga kayubi, mga ka-agri, mga tebulats. Ito ang inyong worm prince, si Michael Gagas. At andito naman tayo sa aking bagong video. No? At kami ngayon ay nagpapakain ng fresh cow manure sa aming mga bulate. So ayan, oh, nagtambak ang mga fresh cow manure. Actually, itinatiming namin aming pagpapakain sa araw kung kailan kami ay mag-harvest ng bulate. So usually, pag kami ay mag-harvest ng bulate, 5 days bago kami mag-harvest, ito ay pinakakain namin ng marami para ang mga bulate ay matataba, maliligsi at nakakondisyon. So kailangan ng proper conditioning ng bulate lalo na sa pagbabiyahe, no? Mga kayubi, mga kaagri, mga ka-tebulats. So napakaulan at pag-uusapan natin ang vermicast. So ang vermicast sa sa ating pag-aakala ay pag ginamit natin, ito ay importante na ang mga seeds ay nakatubo na. Sapagkat kung ang mga seeds katulad ng mga ganito ay hindi pa nakatubo at hindi na alis, no? So pag ginamit mo yan sa iyong halaman, malamang-lamang yung mga kinain ng baka na may seeds ay tumubo at makita mo na meron kang mga weeds o damo sa iyong mga halaman na hindi naman na talaga tumutubo doon sa inyong lugar o sa iyong garden, no? So importante na wala na yung seeds, no? Lalong-lalo na kung yan ay ang vermicast mo ay isasabog mo sa palayan, no? Eh kung ang iyong vermicast ay may mga seeds pa na hindi pa nakakatubo. So meaning magkakameron ka ng iba-ibang klaseng damo. So yan, so pinapatungan natin nagtubuan diyan, no? Para pagkatapos ng mga ilang araw na sila ay mamamatay na. So yung vermicast na i-harvest ay free na from seeds, no? So yan. So yan yung mga seeds, no? At iba't ibang klaseng seeds, no? Ito may mga puno pa ng yan, no? May mangga pa dyan na seeds, no? May yan, no? May santol pa, no? At ito naman ay yan. So mais siyang nakikita nyo na seeds, no? Dahil may mga busil kami ng mais na nilalagay sa mga worm bed. So importante na yung ating mga ipinapakain ay tingnan nyo kung yung mga seeds ng mga halaman ay nakatubo na, no, bago nyo i-harvest ang inyong mga vermicasts. So maulan at ito ay isang magandang pag-usapan sapagkat ang panahon ng September, mga kayubi, mga kaagi, mga tebulats ay isang hamon sa lahat ng mga nagbubulate. Bakit kamo hamon, no? Sapagkat may mga problema ngayon ang mga nagbubulate, nawawala ang kanilang mga breeder, no? At ang natitira lang daw ay yung kanilang mga malilinggit na bulate. Bakit kaya? So may sikreto dyan, no? So titingnan natin. So kung susuriin natin ang worm bed na ito, so yan, buksan natin, lagyan natin ng liwanag, no? Ang panahon ng September hanggang March, meron tayong tinatawag na infestation at kailangan natin yang tugunan. Dahil ang panahon ng September ay dahan-dahan ng umuulan, lumalamig, no? So paglamig ng panahon, no, ang mga peste na
na ito ay dumadami. So ano yung peste na ito na dumadami sa panahon ng taglamig? So nagsistart siya ng September. So kung bubuksan natin ang aking bed na to, makakakita ka ng malilinggit na gumagapang. So tatlo yan. No? Yung iba ay mga bagay na pwede mong ilagay doon sa iyong mga gagamba. Kung may, doon sa mga nag-aalaga ng gagamba, no, tarantula. So, makakakita ka dyan ng mga pula na mites. No? So, red mites ang number one na kalaban ng bulati ngayon. So, irritable sila sa mga red mites. So, kasama yan ng white mites. No? Dahil ang white mites ay o ang hanip ay very prolific pag ang iyong worm bed ay acidic. No? At irritable naman ang kung nakikita mo yung malilinggit na bagay na yan na gumagapang ano yan, mga kayubi mo, aging mga tabulats. So yan, pag dumami ay okay naman siya. Pero pag maraming marami, irritable ang, ayun, ang kulay pula, irritable ang mga bulate. So yan po lang yan, mga kayubi mo, aging mga tabulats. Yan ang number one cause ng kamatayan ng inyong mga bulate. So hindi lang siya kukunti, no? So pinagkukumpul-kumpulan nila ang mga bulate. Kaya sinisip-sip nila yung dugo. So mamamatay ang inyong. So bakit marami yan at paano yan maiiwasan, ang red mites, ang white mites at saka yung iba pa na gumagapang sa inyong worm bed na maliliit na akala mo ay walang significance sa production ng iyong worms na at vermicast. So syempre number one, importante ang moisture content. So pag bumaba ang moisture content ninyo sa 60%, tiyak napakarami ng red mites. No. Itong sa akin na to ay nasa 65%. So 65% na nga siya eh, marami pa. Ayan oh. Yan, nakita niyo mga kayubi, mga kagi, mga tabulats, ang dami nila. So maiiwasan 'yan paano? Kuha ka lang ng basahan. Ilagay mo lang sa ibabaw ng iyong worm bed at pupunta na sila. So early in the morning, kuhanin mo 'yung basahan at iyong ilagay sa kumukulong tubig. So kumukulo o kaya mainit na tubig, no? So para patay na silang lahat. So marami yan mga kayubi, mga tablets, hindi yan kukunti, no? Yan. So yan yung red mites na tinatawag natin at napakadami nila. So gumagabanggapang yan hindi lang sa isang area kundi sa iyong buong worm bed. Bakit ulit sila marami? Dahil sila ay prolific sa buwan ng September, October, November, December, January, February, and March. So yan yung mga panahon kung kailan malamig ang panahon. At hindi mo dapat ipagsawalang bahala yan. Kung kaya kami ay monitored namin ang temperature at saka ang moisture content ng aming worm bed. Sapagkat pag nakarami yan, ubos lahat ang inyong mga bulate. Lalo na napakababa ng moisture ng inyong bed, lalo na doon sa mga gumagawa ng inyong vermicomposting ng inyong vermicomposting, no? So doon sa mga gumagawa naman ng mga kanilang vermicast, no, importante din i-check ang inyong protocol. So we have proper protocol naman para sa paggawa ng vermicast para ang mga ganitong cases o incidences ay maiwasan natin at very controlled niya lang, no. Although hindi natin maiiwasan sapagkat sila ay endemic sa lupa, no, at endemic sila doon sa area kung saan niyo inilalagay ang inyong mga worm bed. So punta tayo at i-check natin ang ibang worm bed kung ganito din ang kanilang sitwasyon.
So pag ganito ang inyong worm bed, no, almost depleted na ang pagkain. Tingnan natin siya. Tingnan natin. Yan. So meron din siya. Kokonti lang. Bakit kokonti? Sapagkat kokonti din yung bulate. No? Kasi ka-harvest lang ng bulate ng father ko eh. So napaka-minimal nila. Kaya napaka-importante ang aeration sa inyong bulatihan dahil makikita nyo ang peste na ito sa ilalim ng inyong bed, sa gitna, sa ibabaw, no? Sa tagiliran. So tingnan pa natin yung ibang mga area kung saan natin makikita itong red mites and white mites. Actually, ang white mites ay, or hanip ay nararamdaman yan. Pero dahil kumakapit sa iyong katawan, yun lang naman yung sa kung susuriin natin eh nakaka-apekto sa tao, no. Pero sa mga bulate, actually eh syempre sisipsipin nila yung dugo ng bulate. So tingnan natin tong sa akin kasi i-harvest na to sa Sunday. So ayan, ang dami nila. No, so kung ito ay hindi umulan, no, at hindi masyadong nabasa, ang bilang din ng bulati ko ay bababa kung hindi ko makokontrol ang moisture content. So dapat mas mataas ang moisture content para hindi ka matayan ng bulate sa ganitong panahon. So yan, nakita nyo basang-basa ang manure ko sapagkat kinukonsider ako ang ganitong klaseng peste sa panahon ng September hanggang March. So I hope na may natutunan kayo sa araw na ito, mga kayubi, mga ka-agri, mga ka-tebulats. At ito ang inyong worm prince, si Michael Cagas. God bless us all.